So, good day sa lahat mga partners. Okay, so ngayong araw mga partners ay meron naman po tayong tips at gabay at syempre, pag-uusapan. Okay, so ang topic natin today mga partners ay regarding ito sa funnel interview criteria and percentage. Ayan. So, sa mga curious, no? At sa mga nagtatanong dati sa akin, sir, paano po ba ang basihan? Ano mo ba ang points o ang percentage namin pagdating sa panel interview? At ano-ano yung mga criteria, sir, para naman po mapaghandaan namin? Okay. So, sa videos na ito, mga kapartners. Videos ba? Video lang pa kasi isa lang po. Okay, sa video na ito, mga kapartners, ay ito na, no? Sasabihin na natin dito kung ano yung mga criteria. At syempre, ang bawat criteria na sasabihin ko rito o babanggatin ko dito, mga kapartners, ay, okay, so, ibibase ko sa akin experience at i-share ko sa inyo kung ano ang aking ginawa in actual panel interview. Okay? So, bago na naman pahaba yung ating kwentuhan, ay ipapasok ko muna yung ating intro. Let's go! So, once again, ladies and gentlemen, kumusta mga ka-partners, no? At ayun, bagong gupit naman na tayo, no? So, ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi regarding sa bagong gupit, no? So, tama po yung narinig kanina, no? Ang pag-uusapan po natin o ang topic natin today, mga ka-partners, ay regarding sa, okay, funnel interview criteria, okay, at percentage, okay? So, dito, pag-uusapan natin yung nilalaman ng criteria. Ano-ano nga ba, okay? At syempre, para din ito sa mga aspirant applicant natin at newly, okay, newly applicants natin na hindi pa nakaranas, okay? Dahil yung iba na ating mga ka-partners dito ay na-experience na nila, okay? So, dito, sa mga bagong applicants natin at bagong ka-partners natin, okay, na magkaroon kayo ng konting idea sa mga sasabihin natin o babanggitin natin sa videos na ito, sa video na ito, okay? So, huwag natin patagalin. Sisimulan na natin, mga ka-partners, okay? So, dito, no, funnel interview, BGMP criteria. Okay. So, isa-isahin natin dito. So, by the way, disclaimer mga ka-partners, no, hindi po ako dito expert. Okay? So, dito, lahat ng babanggitin ko, lahat ng sasabihin ko, lahat ng lumalabas sa bibig ko mga ka-partners ay, okay, based sa aking experience, okay, sakop ng aking kakayahan, okay, at syempre, yung sakop lang din ng ating research. Okay, mga ka-partners? Disclaimer ha, hindi tayo magaling dito. Okay? So, dito, lahat ng babanggitin ko dito ay sinishare ko lamang based on my own experience para syempre magkaroon din po kayo ng idea. Okay? At syempre, makapulot din kayo ng kaunting kaalaman. Okay? So, umpisa na natin. Okay, first, bali, binubuo ito ng 1, 2, 3, 4, 5. Limang, no? Five criteria, okay? So, unahin natin dito, okay? First is grooming, general appearance, bearing. Ang percentage po niyan is 20%. Okay, nandito po sa ating screen, okay? So, dito, automatic na yan, okay, mga partners. Advice na naman kayo rito ng ating admin, no? Ng PRMD na ganito ang suot, ganito ang attire natin. So, ano tayo dyan? Goods tayo dyan. Okay? Okay, so, dadako tayo sa pangalawang criteria, mga ka-partners. Okay? So, babasa natin. Manner of speaking, clarify, and coherence in presenting ideas. Okay? So, dito sa manner of speaking, mga ka-partners. Okay? Dito dadako yung ating lingwahe o language na gagamitin. Okay? So, sabi ko nga sa aking advice, no, sa panel interview, pwede naman po kayong mag-Tagalog. Or, asking nyo yung panelist natin regarding sa tanong niya. For example, ang tanong ng ating panelist ay English. Okay? And sa tingin mo na mahihirapan ka. Okay? At sa tingin mo na mas mapapaganda mo yung explanation mo kapag nag-Taglish ka. Okay? Pagdating sa ganyan situation,
pwede tayo mag-ask o asking natin ang panelists kung po pwede tayo gumamit ng Taglish. Kasi based on my experience, ay pinapayagan naman po nila. Okay? So, kaya lang naman tayo nag-English, no? Spoken dollar, mga partners, para syempre maganda ang bearing. Okay? Pero, sabi nga, lahat tayo ay professional, mga kapartners. Kaya, hindi ako niniwala na lahat ng aplikante ay iba, no? Ay hindi marunong mag-English. Siyempre, lahat tayo marunong mag-English, kahit Taglish o English Carabao yan. Ba? As long as maitawid natin yung question or answer natin na English language. Okay? English yung ginagamit natin yung lingwahe, mga kapartners. Okay? So, dito, yan. Dito, sa criteria na ito, okay, ang percentage ito ay 20% din. Okay? So, for example, sabi ko nga kapag English ang tanong, automatic, English din ang iyong isasagot na lingwahe. Okay? Na language yung gagamitin. So, dyan na tinitignan yung percentage. Okay? And, syempre, yung sinasabi rito ng coherence and presenting of ideas. Okay? For example, mga kapartners ay may situation na lahat naman po yan, lahat ng question ng isang panelist natin sa panel interview ay binibase nila sa situational. Okay? So dito syempre, at tinitingnan nila yung sagot mo, kung paano iugnay yung mga sinasabi mo doon sa tanong nila. Okay? Dapat relate pa rin, no? Huwag tayong lumabas doon sa tanong ng mga panelist natin. Okay? At syempre, regarding nga sa situational, dapat mapaglaro ang isip natin, no? Dapat maging in reality yung sagot natin. Kasi minsan, no, kadalasan natin mga napapansin sa mga aspirant applicant ay binibase lang nila sa binabook, no? In reality kasi, mga kapartners, sa nangyayari is maraming dyan na papasok yung mga exemption, no? So, dyan mo ipapakita yung ideas, no? Ugnay-ugnay mo yung ideas mo doon, laruin mo, okay? At syempre, dito ko sinasabi na dapat buo, no, ang iyong loob. Okay? Huwag kayong matakot sumagot. Okay? Huwag kayong mahiyang sumagot dito. Hindi, huwag kayong magpapatalo sa kaba at takot, mga kapartners. Okay? Sa panel interview. Dahil hindi kayo dito kakainin o papatayin ng mga panelists natin. Pag nagpadala kayo sa sindak nila, talo ka, mga kapartners. Okay? So, dapat be a professional. Kalmado lang. Relax lang para makapag-isip. Kasi once nataranta kayo, dyan na papasok yung hindi na marirelate yung hindi na makarelate yung sagot mo sa tanong ng panelist. Okay? So, dyan, pag nakita nila na parang alanganin ka, ay syempre babawasan. Makapekto ito sa percentage. Okay? Dito sa pangalawang criteria na ito. Okay? So, pangatlo, okay? Pangatlo sa criteria, okay? Reasoning ability, ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, okay? Ito, reasoning ability, dito ko sasabihin dapat maging talkative kayo. At dito nyo ipapasok, okay? Yung lakas ng loob na sumagot. In a way of, okay? For example, no? Pinapili may question minsan, no? Based on my experience, pipiliin ka ng question, no? Ikaw mamimili doon minsan sa limang question, mamimili ka doon. Okay, tapos kung anong mabubunot mong question, sasagutin mo 'yun. Meron kasing question na sa tingin mo ay mali, no? Siyempre, itatama mo 'yun. 'Di ba? So, dyan papasok yung reasoning. Tips na rin ito para sa ating mga kapartners, no, na bago pa lang, no, bago pa lang natin na magiging applicants dito sa BGM. Okay? Siguraduhin ninyo, mga kapartners, na kapag kayo ay sumagot, no, ay sigurado kayo. Ayan. Okay? And dapat lahat ng sagot ninyo ay wala ng follow-up question. Kasi kadalasan ito, dito nagkakaproblema yung mga aspirant applicant natin. Kaya sila nagkakaroon ng follow-up question dahil doon sa sagot nilang alanganin. Ayan, mga kapartners. No? Siyempre, kapag ikaw nakatayo, no, alam ng panelist sa galaw, sa expression ng muka, sa expression mo, no,
kung sigurado ka sa sinasabi mo or hindi, no? Once kasi na nakita nila na parang dadalawang isip ka sa sagot mo, papasukan nila yun, pa-follow-up question nila yun. Another problem na naman yun, mga partners. Unlike sa dito papasok yung pagiging talkative mo, na alam mo yung sinasabi mo, alam na alam mo yung sinasabi mo. Okay? Diyan ako, okay? Diyan ko inaral yan, no? Dahil ako, talkative akong person, no? As long as na alam ko na sarili ko na tama yung sinasabi ko, mga kapartners, ay tinutuloy ko yan. Okay? Huwag na huwag ninyo nga hayaan na magkakaroon kayo ng butas sa inyong sagot. Okay? Aralin ninyo yan, mga kapartners. Okay? Sa mga reasoning, for example, tama naman yung sinabi nyo. Okay? Papasok dito, tama yung sinabi ninyo sa tanong ng ating minamahal na panelist. Pero mag-iisip ang panelist niyan, syempre, lalaruin kayo niyan. Kung yung sagot mo ay ikaw ay 100% na sigurado. Yan, mga kapartners. Okay, guguluhin kayo. Siyempre, lalaruin kayo niyan. Pero alam na ng panelist niyo na tama ang sinasabi ninyo. Ang sinisigurado lang nila, okay, kung sigurado ka. Okay? Yun. Yun ang tips na ibibigay ko sa inyo. Okay? Dapat maging professional din kayo sa pagsagot. Dapat pagalingan ng reasoning. No? Palindigan ninyo kung ano yung sinabi ninyo na alam yung tama. Okay? At siyempre, dapat pabilisan ng ideas kung paano mailusot yung sagot mo doon sa tanong ng panelist. Okay, mga kapartners? Mga kapartners, so dadako na tayo sa pang-apat na criteria. Okay? Ang percentage ay 20% pa rin po, kapartners. Okay? So, ang pang-apat is critical thinking, maturity of judgment. Okay, dito sa critical thinking, okay, titignan dito yung paano ka mag-isip. Okay. Kung paano ka magpasya sa isang situation. Kung paano ka mag-action sa isang situation. Kung gaano kabilis yung iyong decision making. Ayan, mga kapartners. No? So, dito, sabi ko nga, may mga situation na lang itatanong sa inyo. Okay? So, syempre, sa mabilis ang tanong, titignan dyan kung gaano kabilis mag-isip kung paano ma-resolve yung problema ang ibinigay sa inyo. Ayan. Okay? So, meron kasi yung mga kapartners, no? Kapag papansin mo, kasi pag panel interview, minsan nanonood ako, no? Makapansin mo sa isang aspirant applicant natin na pag tinanong siya bigla nang hindi niya alam yung isasagot niya, sa expression pa lang, no? Matagal siya sumagot, nagdadalawang isip. So, yung mga partners, no, kapag siningitan siya ng mga ganyang critical na question, ay nalilito siya doon sa kanyang isasagot. No? Kung ano yung magiging action niya. Kung tama ba yung action niya or mali. So, yun mga partners, dyan nagkakaroon ng kaunting problema ating mga aspirant applicant. Kung paano resolbahin ang isang situation, question. Okay, kung paano niya, kung paano siya umaksyon doon sa binigay na question, mga kapartners. Okay? So, pag ganyan, okay, isip konti, sagutin agad. Okay? So, sabi ko nga sa inyo, lakasan nyo lang loob nyo. Lahat ng situational na itatanong sa inyo, no, ibibase, ang sagot po ninyo dyan, ibibase ninyo ang situation in reality. Okay? So, dito mga kapartners, no, kung tatanungin niyo ako ng mga possible questions sa panel interview, sabi ko nga situational, no? On-time tinatanong. Okay? Pag sinabing situational, ibibase natin ito sa loob ng correction. No? Correctional, no? Sa BGMP facilities. So, dapat alam natin may kunting idea tayo dyan. Okay? Yung karapatan ng ating mga PDL, person deprived of liberty, dapat may kunting idea tayo o aralin natin. Okay? At syempre, sa pagiging isang BGMP officer o jail officer, okay? Ilalagay kanila sa ganun situation at syempre bibigyan kanila ng situational situation. Okay? Bibigyan kanila ng isang situation na paano mo i-resolve bilang isang jail officer yung problema na yun. Ayan. So titingnan nila diyan kung paano yung action. Okay, kung paano yung decision making mo. Okay? So makikita yan sa mga sasagot mo. Ayan, mga partners, no? So, ayan yung ating number 4. Okay? So, sa number 5, no, panglimang criteria natin. Ito siya. Leadership potential. Ayan. So,
So kanina, re-relate ko itong panglimang criteria, mga partners. No? Sabi mo nga kanina, di ba? In reality, no, as a question nila, no, sa situational question, ikaw ay magiging isang jail officer, no? So, ikaw ay papasok sa isang uniformado bureau. Okay. Sa situation na ibibigay sa iyo, titignan din dyan kung paano ka mag-react sa isang situation based sa iyong isasagot. Based sa iyong decision. Okay? So, dito sa situation na ito, mga kapartners, no, titignan nila kung yung decision mo ba is magiging tama in the future or yung decision mo ba is magiging mali in the future or at the time, no, ng situation na yan. Okay? Titignan dyan kung ang magasagutan mo ay karapat-dapat na maging isang uniformado. Okay? So, tatanungin nyo, sir, paano nga ba magiging leadership potential? No? Magiging ano lang kayo, gitna lang kayo lagi. Okay? Gitna lang kayo lagi. Yan lang laging mga sagutan nyo. Okay? Huwag na huwag kayong sasagot ng malahe doon sa question ng ating mga panelists. At sabi nga dito, huwag tayong maging judgment. Okay? Huwag agad tayong magsasabi ng tapos. Okay? Huwag agad tayong hatol ng isang situation, okay, na hindi naman dapat sa atin yun. Okay? Gitna lang tayo. Balance lang tayo sumagot. Okay? Okay, mga partners, no? Yun ang panglima nating criteria. Okay? So, sa kabuuan, mga partners, bilang isang aplikante, no? Ito ang tips at gabay ko sa inyo. Okay? Kapag sa actual, no, actual final interview na kayo, okay? Once na nakatayo kayo sa gitna, sa harapan ng mga panelists, huwag na huwag kayo maiilang. Okay? Eye to eye contact. Tignan nyo lahat sila sa mata habang nagsasalita ka. Okay? Bawat sinasabi mo, bawat words na sinasabi mo, bawat words na lumalabas sa bibig mo, tignan nyo sila sa mata. Bakit? Kasi para mahikayat mo sila na maniwala doon sa iyong sinasabi. Okay, mga kapartners? At isa sa tips ko pa sa inyo, okay, dito sa final interview o final deliberation ninyo, kayo ay isang produkto. Kayo ay isang product. Na yung product na yun, yung sarili ninyo, okay, ibibenta nyo yung sarili nyo sa mga panelists. Ang mga panelists, ang inyong mga mamimili. Okay? At bilang isang produkto, iwasan natin yung makitaan tayo ng konting sira, bulok, no? Para syempre, mabili tayo. Mahayag tayo. Okay? Kapag nasa actual final interview na kayo, based sa aking experience, no? Tumayo kayo na matuwid. Be a professional at tindigan. Okay? Kahit hindi kayo kagalingan mag-English, tuloy nyo lang. Okay? Tuloy nyo lang. Sagutin ninyo. Kahit English kalabaw yan. As long as dapat, no? Tama yung inyong sagot mamaya. English kayo na English nun, maya. Malayo na pala sa topic yung inyong sinasagot. No? At dapat, pag-focus kayo sa question ng panelist. Okay? Huwag kayo mataranta. Wasan na rin ninyo ang tanong ng panelist. I-process agad sa isipin kung ano ang inyong sasabihin. Ayan. Okay? At syempre, dapat buwang loob ninyo sa pagsagot. Huwag kayong maiilang. Okay? Huwag kayong mahihiya. Huwag kayong paggalaw-galaw ng pailing-iling. Facial expression ninyo dapat seryoso. Nakatingin sa mga panelist. Dapat nasa puso din yung pag mga binibitawan ninyong wording. Yan yun, yung parang maaala-ala mo kaya mga sagutan natin dyan, mga partners. Okay? Yan yung tips at gabay ko sa inyo. Dahil nung ako'y nandyan sa posisyon na yan, nung final interview, no?
talkative kasi ako eh, mga kapartners, no? Talaga nga, pag tumayo, sans threat, no? Hindi nakahawak dito, pwede kang mag-hand gesture, mga partners, habang nagsasalita. Kasi isa yan sa kagandahan, no? Hand gesture. Kaya hindi kasi naiwasan yan. Okay? Kasi pag naka-stand straight ka lang, okay? Tapos hindi pa nagalaw yung kamay mo, ay, lalo kang kakabahan yan, no? Mas maganda kasi para ka nagtuturo sa harapan ng mga panelists, no? Kasi pag nag-hand gesture ka, ako, no, lalo na ako, ay napipili ko yung sinasabi ko. O tulad niya, nag-hand gesture ako, hindi ko naman napapansin. So, ganun ako pagka nagpapaliwanag mga kapartners, no? At syempre, dapat tamang-tama talaga yung sasagot mo o eksakto yung sasagot mo doon sa tanong ng mga panelists. Okay? At dapat intindihin natin yung tanong talaga ng panelist natin. Okay? At lahat ng isasagot mo, ibibase natin in reality. Dahil diyan papasok yung mga exemption na sinasabi ko. Okay, mga partners? So, dito sa kabuuan, no, sa mga nagtatanong diyan na curious kung anong criteria o basihan ng ating panel interview dito sa BGMP, ito na po, no? So, total of 100%. Okay? So, nandito naman sa ating screen. Screenshot nyo na lang. Okay? Para mapagandaan ninyo. Okay? Tips at gabay ko sa inyo. Kapag magpaplano na kayo mag-apply, no? Marap kayo sa salamin. Magsalita kayo doon. Bakit? Aralin ninyo yung confidence. Dapat confidence kayo sa pagharap sa tao. Okay? Confidence kayong makipag-talastasan. Makipagbalagbaga ng sagot. Okay? Kaya mahiya. Kasi pag nahiya kayo, pag tinamaan kayo ng kaba, pangarap nyo nakataya dyan. Hindi naman yung pangarap ko. Nandito lang po ako para makapagbigay sa inyo ng makapag-share, okay? Ng tips at gabay. Okay? Sa inyong pag-apply. Okay? Disclaimer mga kapartners ha, hindi tayo dito expert. Okay? Tayo ay may alam lang, binibase ko lang sa akin experience. Okay, at sa akop ng ating nare-research. Okay, mga kapartners, baka may mag-commit naman sa kapartners, sinasabi niya lang dahil andyan na siya eh. Okay? So, dito, sinasabi ko dahil na experience ko. Okay, yung experience na yon, okay, baka makapulot kayo ng konting aral at konting idea. Okay, dito sa video na ito. Okay, mga partners, so, hanggang dito na lang muna tayo mga kapartners. Naway, no? Naway. May napulot kayo kahit kaunting aral at idea sa ating ginawang video ngayon, no? Regarding sa criteria pagdating sa final interview or sa final deliberation. Okay? Yung criteria na binigay ko sa inyo, aralin ninyo. Okay? So, kayo na bahala, no? Nasa sa inyo na, nasa palad na ninyo kung paano ninyo, okay? Ni-apply sa inyong sariling journey pagdating sa inyong pag-apply. Okay, mga partners. So, yung mga partners, no, kapag meron kayong gustong malaman na wala dito sa video na ito, feel free to comment below. No, agad-agad ko namang sasagutin ang inyong mga katanungan. At, syempre, isasapaalala ko sa inyo at dapat na makapag-prepare na kayo dahil yan na po. Unti-unti na po nag-open ang bawat region ng quota o recruitment pa recruitment for the year of 2025. No? So, sa mga kating-kating na mag-apply, abangan nyo lang yung mga videos video na aking i-upload o ilalabas dito sa aking YouTube channel, no? Para sa inyo ito, okay? Para konting tulong sa inyong pag-apply. Okay, mga ka-partners? So, lagi kong tips at gabay sa inyo, bilang isang aplikante, buwang loob, no? Be a professional, maging confident sa lahat ng bagay, lalo-lalo na pagdating sa inyong pag-apply. Okay? At syempre, tiwala sa sarili. Kung ano mayroong kakayahan, ilabas ninyo yan. Huwag ninyo itago. At siyempre, magtiwala sa itaas. Huwag ninyo kakalimutan yan. At siyempre, maging mabuting tao sa kapwa. Okay, para yung kapwa na yun, baka may balik sa inyo maganda. Okay? So, hanggang dito lang mga kapartners. Maraming salamat sa ating mga patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Okay? God bless po sa inyo. Hindi ko na po kayo saisahin. God bless sa inyo. Naway pagpalain kayo ng may kapal. At lagi ko sinasabi mga kapartners, no? Saludo.